did you get this? Hindi mo alam na mayroong ganyan? No. Daddy mo, dami mga kalokohan. Where, umupo ka na. Okay na yan. Si Daddy ang director. Ayos yung buhok mo. Upo na. Snack! It's 10 o'clock. I have school tomorrow. Ay, 10. Sandali lang naman, Tay. Tara. It's like 30 minutes. Ay, 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 ay. Uy, pa. Camera 2. Oh, may pauga na. Camera 2. Camera 2, rolling. Ay, makamera 2. 3, 2, 1. Mabash tayo. Hindi mo ako nakabidyo. Hindi ka nakabidyo. Bakit? Bakit binibidyo kita? Kami binibidyo mo. Dapat nga kasali ka dito, eh. Sige. Okay, game. Okay, go. So, ayan mga ate at kuya, welcome back to our channel. Ayan, kung mga nakaraang araw, si kuya at si daddy ang kasama ko. Ngayon, meron tayong special guest. So, ayan, may mga nagre-request, si kuya Adam naman daw ang ating i-guest dito sa Mommy and Daddy Talks. But this time, it's Kuya Adam and Mommy Talks. Ayan. Hello, Kuya Adam. Say hi to our viewers. Hi. Dito, say hi. Hi. May director tayo na nag-aanan doon. Nakakatawa yung itsura niya. Ay, dito na siya. Medyo anong natin para makita ng tao kung ano itsura niya. Si Direk. wala itong mic. Wala itong mic. Yung mic doon. Hi, Direk. Okay ba? Okay, okay. Okay. Okay, go. Cameras. Camera rolling. Go. So, ayan. Ang topic natin ngayon, meron nag-suggest doon ng about parenting naman daw. Kung ano yung buhay natin nung napanahon na nasa Pilipinas tayo, yeah. And then yung panahon naman na dumating ka na rito, ano yung as a son or a child, ano yung mga struggles mo, ano yung mga pinagdaanan mo? Nag-English ka. Ano, nag-English ka? Kaya ko nga, English, inaasar ko ng anak ko. Ayan, anak, unang ano ko sa'yo, tanong ko sa'yo, magkwento ka about dun sa yung buhay natin nung mga panahon na nasa Pilipinas tayo. Balikan natin yung ano, yung nag-viral na video ni Adam na umiiyak siya. Umiiyak ako? Yes, umiiyak ka. May viral ka na. Ah, yung ano. Yeah, yung pero. Ano yung nasa isip mo na umiiyak ka na, hinahanap mo si daddy mo? Ay, sinisigaw mo kasi noon na gusto kang daddy ko. Ganun. Yeah, I want my dad. You want my ear dad? Yeah, kasi si daddy, di ba? Uh-huh. Umiiyak siya yung 1-year-old pa ako. Uh-huh. And like, sa Skype ko na siya nakikita. Uh-huh. Kasi tapos lagi mo sabi, dahil malis siya, dahil sa pera, mm-hmm. Need to work. Mm-hmm. Ayun lang, sabi ko lang, gusto ko lang. Mm-hmm. Tapos ako lumalaki ka, parang naiisip mo ba, bakit wala akong daddy? Kasi 8 years old, thought. Hindi mo naisip yun? No. Kasi everyday naman nag-Skype, diba? Mm-hmm, mm-hmm. I always see him at night. Mm-hmm, mm-hmm. Pero, understood ko na. Na? Kahit bata ba ako. Understood kasi, ko na kailangan. Bakit mo na-understood yun? Lalo mo siya sabihin, tatay oh. Man. Ayun, lagi ko kasi kanyang ina-explain yung sacrifices ni daddy. So, ayun nga, lumalaki ka na anak na nagkaroon ka ng kapatid. Kasi dumami na yung mga kapatid mo. Dumating ba yung time na anak na ano? Na iniisip mo na parang kulang na yung time namin ni daddy sa'yo. Nag-selos ka ba? No. Honestly? No. Anong no? Samantalang dumating yung parang meron kang ano dati na sinasabi mo na ano? Na, sabi ko, anak, parang hindi ka na naglalambig sa amin. Anong sagot mo sa akin nung dati? Paano ako makakaano? Siyempre, lumalaki na ako, hindi na ako maging ano. Hindi, parang sabi mo dati sa kanon na parang, paano ako makakaano? Wala ka na akong pwesto sa inyo. Wala ko sinabi yun. Sinabi mo yun? Wala ko sinabi. Ah, wala ka, hindi ka na mga makakaano. Wala ko sinabi yun. I think na ano ka nun, 12 years old ka. It's 12 years old na ako yun eh. Oh, pero ibig kang masabihin. Mag-high school ako dun, like I just wanted to, you know, do my own thing. Pero dumating ba sa punto na ano? Sa point na nag-sedos ka? Hindi na. Kasi ano eh, one after every year eh. So I just, you know, accepted it. Si Jacob, next year, Abraham, next year, Aaron. Hasn't even been a year yet before Abraham and Aaron. Oh. So hindi, walang ano, walang sama na loob. Bakit hindi dumating? Kasi may mga bata kasi na parang nagtatampo sila sa parents nila para nakukulangan ng time. Bakit ikaw hindi mo naramdaman yun? Kasi yung, ano kasi, inspired natin, diba, sa Vancouver, sobrang liit. Mm-hmm. So we're always together. Mm-hmm. Kasi kahit si daddy sa trabaho siya, sa taas naman, baba lang siya, no, for like 5 minutes. Mm-hmm. So there wasn't like, ano, like, a point where I feel lonely, you know? Mm-hmm. So for like, ano, most of my time, wala naman akong kwarto eh. I always just sleep on the couch. At ako, may sarili kang kwarto? Yeah, that was for like a year. Mm-hmm. Pero most of the time, I slept with dad upstairs. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Oo. Kasi nung ano, nung share ko lang, yung sa kwarto na yon, yung nag-ano na siya, nag-teenager na siya. Pero nung dumami mga kapatid niya, most of the time, ang katabi niya, daddy niya.
So, parang hindi siya na-feel na ano. Eh, hindi rin naman namin pina-feel sa kanya. Kapag nag-uusap kami ni Daddy kapag minsan, syempre, occupied kami sa mga tatlong maliliit. And then, ano, hindi namin pinapa-feel sa kanya na, oh, malaki ka na, hindi ka na pwede sa ganun. Kasi kahit malaki na siya, until now na malaki na siya, nilalambing pa rin namin siya ni Daddy. Di ba, nak? Yeah. Mm-mm. Pero ano, meron bang mga pagkakataon na ano, na nagselos ka nga? Hindi, gusto ko lang explain mo sa akin na, kasi minsan mayroon kang mga ano sa akin na, oh, tingnan mo, sabi niya, bakit dati? Oh, yun nga, bakit dati yun. Hindi ganyan? Ano, bakit ganyan? Hindi ganyan yung discipline mo sa akin. Nangasar lang ako yun. Nangasar ka lang. Nangasar naman eh, nanay. Naintanda. Meron, dati kasi na tayong pera, so like, you know, understand ko na nga, kasi sila meron silang gato. You just let them get it. Ako hindi. And maano mo ba yun? Diba napaka-understanding ng anak ko, sabi ko sa inyo eh. And ano, yun nga na, may nakikita ka bang difference yung discipline ko sa'yo tsaka discipline sa mga kapatid mo? Of course. Ano? Sobrang ano, carefree ka sa kanila, you know? Carefree? You just let them do whatever they want. You know, they punch each other, cake, okay lang. So ako nga, pag if I even get like a bruise on my knee, you get mad at me. Aww. You get mad at me like, say, nadadapa ako. Dumadugo yung knee ko. Like, I get like a scab. You get mad at me. Yeah. Yeah. Ah, kasi paano sinasabi ko sa'yo? Ano sabi mo? Ano sinasabi ko sa'yo kapag nagkakasugat ka sa tuhod? Kuna? Kasi, ayan! Ganyan! Ako, yung kasi nung panahon na yun pa, ayan, kasi ang tigas ng ulo mo, ganyan-ganyan. Pero pag sa mga kapatid niya, may mga sugat, oh, what happened? What happened? So, ano, wala, nakakatuwa lang na pakinggan yung anak ko, di ba? Kasi nang-aasad lang siya, pero siguro proud kami bilang kami ni Daddy, proud kami sa kanya na kahit na sa tagal ng panahon na siya yung baby namin ni Daddy, tapos dumating yung sunod-sunod ng mga kapatid niya, tingnan mo, sinasabi niya, never siyang nagkaroon ng selos, pero nagkakaroon siya ng comparison, right? Yeah. Nagkakaroon ng comparison, pero never siya nakaramdam ng selos kasi alam niya na pantay-pantay yung tingin namin sa kanila ng mga kapatid niya. So, ano pa yung mga nakikita mo pagkakaiba ng pagpapalaki ko sa'yo, upbringing ko sa'yo, at saka sa mga kapatid mo? Discipline. Ano nga? Anong klase? Sa school? No. Okay. Yeah, sure. Let's take school for example. Ngayon, parang school nila. Like, you know, you're okay. You can do whatever you want. You can do whatever you want. Mm-hmm. Dati sa school ko kasi, parang minamicromanage mo ako. You know? Like, everything I do, you control. Mm-hmm. Dati, you know? Uh-uh. Like what? Like what? Like, what paano ko kami na micromanage? Patingin ka na yun, patingin. Every time bring work, yun may go through command. Mm-hmm. I hated that. Mm-hmm. Why? Anong ginagawa ko sa'yo? Tende, kapag ka nagkakamali ka. Palo. Napapalo kita. Pero pag napapalo kita, pag ano, ano yung mga na pumapasok sa isip mo? Noong mga time na yun? Inis lang. Naiinis ka sa akin? Nagagalit ka sa akin? Inis lang. Yeah, pero hindi ka nagagalit. Yeah. Mm-hmm. Kasi ano, sabi ko nga dad na sa isang post ko doon sa, meron ako isang post sa ano, sa, yung may caption ako na, ikaw yung panganay ko, ikaw yung kaming dalawa, ikaw yung nakaranas nung mga trial and errors namin ni Daddy. Kung paano kami, paano namin pag-aralan, kung paano maging magulang, na hindi nakita namin nung lumalaki ka, may mga nakikita kaming mali kung paano ka pinapalaki, and then ini-improve namin yung sarili namin. That's why, kung dati napapalo kita, ngayon, pilit kong tinatanggal yun sa mga kapatid mo. Test subject. Kasi we're learning as a parent. Bilang magulang kasi dapat willing kang ma-learn, mag-improve, di ba? So, parang kahit pa paano na, hindi maganda ang dulot nito kay Adam. So, ayokong gawin to sa mga kapatid niya. And, ayun, parang unti-unti, we're getting better. We're not perfect, pero we're getting better. Sure. Sure. Eh, kamusta naman yung paglipat natin dito, yung transition na? Ah, yeah. Oo, yan. Isa mga question. I don't know. Parang nag-change lang ako. Parang kasi dati sa Pilipinas, parang super, bratty talaga. Super bratty. Pero yung, parang yung matin ako dito, no, it's nothing. Mm-hmm. I just, became parang masano na ako. Social, hindi mo social, parang sa Alberta. Parang
Hindi, okay yun. Yung, hindi yung kinukwento niya muna yung sa kanila. Parang ano, okay na lahat. Mm-hmm. You know, kasi sa Pilipinas lagi ako parang inis eh. Init-init. Yeah. Yan, galit na naman si Mami. Yeah. Ayun, ayun. Galit na naman si Mami. Ay, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti ini-improve ko yung ako bilang magulang. Kasi nakita ko, nung sa Pilipinas siya, sobrang disiplina ako. Talagang oras ng gising, oras ng pagkain, oras ng tulog, yung paggawa ng assignment. Sobrang disiplina ako. Tapos, pinapalo ko siya pag nagkakamali siya. Na, parang dito, parang yung pagpunta natin dito, parang mas kalmado lang. Yeah, di ba? Everything's just slow. Mm-hmm. It's like not much happening. Yun yung naisip ko na bakit sobrang disiplina ko siya ng mga time na yun. Pero parang tigas-tigas ng ulo niya. Parang mas mahigpit ako sa kanya, mas hindi siya nakikinig. Kasi sa Pilipinas talaga, sobrang bratty talaga to. And parang, sobrang kulit. Parang just able to, ano, parang maging sarili lang, you know? Just, ano lang, gusto ko lang, gawin ko lang yung gusto ko. Mm-hmm. Oh, kasi dati I'm in control, di ba? Yeah. Nung nasa Pilipinas kay I am in control, pero nung nandito na kami mas kasi nakita ko yung may mali sa pagiging ano ko, pagiging pagdidisiplina ko sa kanya, so unti-unti niluluwagan ko na niluluwagan siya, and then mas naging okay siya, pero hinahaya ako siya do what everyone. Parang sa Pilipinas kasi yung sa bahay, you know, I have to do what you tell me to do. Tapos pag wala ko sa bahay, I have to go to school, saka yung school sa Pilipinas parang ano, straight pressure, yeah. No, academic pressure, straight. But tapos sa school, I have to go to violin practice. Mm-hmm. So ayoko, parang ayoko, hindi ko gusto yun eh. Mm-hmm. I just have to do it because you made me do it. Mm-hmm. Tapos, pagkatapos nyo, minsan, come on. So mm-hmm. Ayoko talaga yun. Pero pagpunta tayo dito, nayaman lang ako eh, you know? Oh, yeah. Yung pag wala ko, I didn't have to worry anything sa in the house. Mm-hmm. Or sa school, parang mas chill lang. They let us learn at our own pace. So, pag meron pang mga breaks. Mm-hmm. Tapos after school, you let me play mm-hmm. yung mga kaibigan ko. Mm-hmm. So, sa Pilipinas eh, you only let me go outside. May oras lang. May kasama ko yung mga pinsan ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero dito, you know, I let you. You let me play. Let me do stuff. Mm-hmm. So, ayan yung isa sa mga siguro maiaano ko sa mga kapwa ko, parents, no? Parang minsan, you have to check on yourself na parang tama pa ba itong ginagawa ko. Kasi ang bilang magulang kasi parang ang gusto lang naman namin anak ay mapabuti kayo. Kasi nung time na yung feeling ko, yun ang makakabuti sa'yo. But deep inside, hindi pala. Kasi kaya pala ang tigas-tigas ng ulo mo. Kasi parang nagre-rebelde siya sa paraan niya ng pagiging bata niya, naging lalo siyang mas matigas ang ulo niya. Pero nung dito na kami, nung lumipat na kami, mas baluwag na ako sa kanya. Parang I let him do what he wants. Parang mas ano siya, mas madali siyang sumunod kapag inutusan ko siya, pag sinabi ko na, parang, diba na? Yeah. And I'm happy for that. No? Sure. Parang kwento mo kahit kailan hindi mo binigyan ng pera yan. Yeah. Oh yeah. Mm-mm. Never, oh, kwento mo anak na, hindi ka nakahawak ng pera. Until like grade 10 pa ako. Mm-mm. Pero na yun, it's like $20 every week. Mm-mm. For lunch. Mm-hmm. Laos, ayun lang talaga. Mm. Then never siya nag-ask ng ano, Mami, bili mo ako ng ganito. Saka yung money, the only credit, yung debit card ko, mm-hmm. I only got it when I got a job. So like, this year lang, no? Last year. Last year, like October, yun lang. Ngayon na siya nagkaroon ng sarili niyang pera. And ano, I let him do whatever he wants sa pera niya, di ba? Yeah. Nakapag-usapan naman natin yung ano, yung, you know, daddy is, we are immigrants here. Yeah. And kahit pa paano ikaw, nakakahalubilo ka na sa mga ibang lahi. And then kapag dumadating yung mga punto na nagkakatanungan kayo, anong trabaho ng tatay mo? Diba? Dumadating ka sa punto na nahihiya ka na, ang daday ko, ano, caregiver, ganyan, ito yung trabaho, ganun. Dumadating ka sa punto ganun. Not really. Parang dito kasi, parang normal na talaga. Mm-hmm. You know, so there's like a nurse, janitor, fast food worker. It's like, you know, it's like whatever. Ganun pa kayo yung mga tao, yung mga bata dito eh. Mm-hmm. So, like yung mga ano ko, yung mga grade 4 ako, grade 3. We do like this circle. Mm-hmm. Tell us more about ourselves. Mm-hmm. And people are like, you know, oh, my dad's a doctor, my mom's the lawyer. Mm-hmm. Lalo naman ano, kasi ikaw, nung sinabi mo, my dad is a caregiver. Wala kang ano, parang nahihiya ako, ganun. Yeah. No. It's like, if they ask me like, oh, what's that? So, my dad just takes care of like old people. Mm-hmm. Ayun lang. Sinanaman silang pake. Okay. Kasi sinanaman talagang big deal yun eh. Mm-hmm.
Oh, kasi share ko lang. Ako we, naman. Yeah, we all go in the same place. We go to public school. Like, there's no difference. Oh, di ba? Tama nga naman. Anak ng doktor, pero nasa public ka naman, di ba? Anak ng lawyer, pero nasa public, ano? Yeah, it's okay. It's all the same there. Uh-huh. Kasi ako, nakshare ko na nung ako, nung lumalaki ako, nung kahit pa paano, may nakakasalamo ako na mas mataas pa yung pamumuhay sa akin. Dumating ako doon sa punto na talagang nahihiya akong sabihin na jeepney driver ang tatay ko. Oh, sa private school pa yun, you know? No, yeah, nung college ako yan. Yeah, nung college ako kasi ano. Pero nung elementary high school ako, hindi, kasi public naman ako talaga. Pero nung nag-college ako, yun yung nahihiya ako. Anong trabaho ang tatay mo? Ano, jeepney driver, ganun. Andun, alam mo yung ano, parang nahihiya ako na ganun. Pero hanggang na-realize ko na, bakit ko kahihiya, di ba? Dumating lang ako, may face akong ganun, pero hindi ko kinahiya ang tatay ko. Ako rin eh. Pero hindi ako nahihiya. Pag tinatanong ako, anong trabang tatay mo? Businessman. Sinasabi mo? Businessman. Kasi, sa bungero. Sa bungero. Businessman. Kasi ito all boys yan nag-aral. Oh, boys? Oh, yeah. Businessman. Exclusive school yan. Businessman din. Oh. Businesswoman. Nagtitinda ng mga ano. Oh, buy and sell. Nagtitinda ng mga ano-ano. Yung mga online selling. Kung ngayon, online selling market. I don't know. Ano, parang iba yung parang kasi kami anak ng mga panahon namin para maka-income yung peer pressure. Social pa. Status. Yeah, yung social status. Napakalaking ano nun. Parang paano kami makakasabay sa mga kakilala namin, sa mga kaibigan namin. So, dito hindi ganon. Or hindi ka lang nasasali sa mga kaibigan. No, dati. Ah, you have to tell me. Dati mga grade 4, grade 5, sapatos. Diba? Parang ano yung, oh, you got me, ano, Kate Jordans. You got me NMD, Yeezy, you know. Yeezy, yeah. Yeah, very good thing yun si dad. Ano din siya. Nakakuha tayo ng Yeezy. No, yeah, ano din siya, ano, parang sneaker, ano siya. Oh. Ano mga panahon na yun na parang gusto rin nakabay? It was a cool thing, yeah, it was a cool thing. Yeezy, walang nabibila nun. Mag-aantay ka lang sa ano. He hasn't even worn his yet. Oh. He hasn't even worn his. Mayroon pala ako dalawang Yeezy. And then, are you proud, anak, na kahit si daddy, kumbaga, hindi kasing taas ng sweldo ng mga naging kaibigan mo? Are you proud na? Taas ng sweldo ni daddy. Parang wala lang. Taas ng sweldo ko. Taas sweldo ni daddy. Hindi, ibig sabihin compare sa doktor at saka sa lawyer. 130. Ah, ingay naman ito. So, ayan. I mean, nakakasabay ka. Like, hindi, kasi kami, mga atit ko yan. Yung inano ko lang, hindi ako dati. Yung bahay. Ah. Kasi ano yung basement natin, like, from there, ganyan kalaki yung bahay natin eh. Mm. First floor line na talaga. Sobrang liit. Kaya hindi ka makapagpupunta ng yeah, klase. Yeah, so I can't invite anyone over. I can't have like my friends over, you know? Yeah, that's why nagsikap kami ni daddy mo makakuha kami ng bahay. Kasi yun nga yung iniisip namin, ikinukwento ko yun sa mga followers ko, na yun ang reason kung bakit pinilit namin ni daddy mag-ipon. Kasi lumalaki ka na, lumalaki na yung mga kapatid mo. Minsan magtatanong kayo na bakit nasa sala kami natutulog, di ba? Para makapag-invite ako ng friends ko. Kagaya ngayon sa Sabado, may inuman kami. Daddy. So, ayun na. So, ayun na nga. Aren't you proud na alam mo yun, syempre, diba, na ibibigay namin kahit pa paano yung mga needs mo, yung mga ganyan. Yeah. Mm-hmm. What, yeah? Nung sabi mo? Kung proud ka ba kay daddy, kasi si daddy lang naman ang may income nung dati. Yeah. Mm-hmm. So, ano naman, tapos na tayo doon. Pag-usapan naman natin yung present. Ayan. Proud ka ba kay mommy? Si mommy! Nahiya ko, syempre. Nahiya ka? Yeah. Why? Pag nare-recognize ako, sa mga tao dun sa, ano, dun sa Tim Hortons, sa mga customer, ang naka ni Mami Grace, diba? So, oh my God. Okay, bakit ba't ako? Ganon? Kasi nahiya ko. Nahiya ka ba o kinahiya mo ako? Nahiya ko, syempre. Nahiya ka, bakit? Kasi, so, hi Adam. Gilisan ng Mami Grace, right? Diba? So, ikwento mo rin yung ano, yung time na na-recognize ka ng mga classmate mong ibang lahi na ako yung nanay mo. Ibang lahi, ikwento mo sa kanila. Sa ano? Sa school. Sa ano? No, dito na. Dito? Sa MacDougall. Oh, no. They don't know, di nila na-understand. Na? Yung Tagalog, di ba? Oo. Sabi ko, oh yeah, she's a blogger. She's just having vlogs and stuff. Mm-hmm. Kaya nagsasabi ko. Yun lang ang sinasabi mo na. Ayun lang talaga sinasabi ko lang. Hindi mo paano ka nga nila in-approach nang nakilala ka nila? Ibang lahi to ha, nakakilala sa kanya sa school. Well yeah, as soon as they like the admin Instagram, right? Mm-hmm. Inisyo,
Why you ask one of my followers? Ang dami mong followers na? Yeah. Oh, tapos? Yeah. Oh, it's because of my mom. Okay. Yeah, some of her followers find me on Instagram and follow me. Mm-hmm. And then tapos yung nag-iya sa'yo ng TikTok? Who's your mom? So, nakita ko yan yung channel mo. Oh, yeah, she does vlogs. Uh-huh. She's popular in the Philippines. So, di ko sinasabi yung ginagawa mo. Sabi ko, she just does vlogs. You know? But I never showed them your TikToks. Oh, nakita nga yun. I didn't even know them. Yeah. Hindi ko kilala yun sila. Oh. Yung nga yung nag-iya sa'yo, is this your mom? I walked around just to avoid them because they were like, yo, tell your mom to follow us. Yeah. Tell your mom to follow us. Yeah, follow us now. That's a good thing. Kasi grade 11 ako yun eh. Grade 12 na siya. So wala na sila ngayon. Hindi yung naalala mo, yung kinukwento mo sa akin na nakaupo kayo. Tapos, nilapit ako. Is this your mom? kasi yung video na yun, sa kotse ka. Uh-oh. And you're filming me getting out of the car. And it shows their school. Ah. So na-recognize nila yung school nila. Yeah. And then na-recognize ka nila. Yeah. Oh, kasi nag-ano yun eh, nag-million views yun. Hindi naman Pilipino yun, hindi ko nga lang paano nakita yun eh. Ah, ganun daw siya. Is this your mom? Ganun yung pinakita daw yung account ng TikTok ko. Tapos anong sinabi mo? Yeah. Oh, baka din yun ay mo ako. No, they saw me. If they didn't see me, I would have. Ah, kasal ba eh. So yun na, marami nag-ano, bago natin tapusin to, marami nagtatanong, mayroon bang chance na si Adam ay mag-vlog? Oh, it's not like embarrassed, uh-huh. Parang flustered. Ano flustered? I don't know. Ano flustered, daddy? Flustered, hindi embarrassed, parang ganun. Yung parang nahihiya ka ganun. Basta flustered. Eh, anapin nyo kung ano, explain nyo nga sa akin kung ano yung flustered. Hindi daw siya embarrassed, flustered lang daw siya. Hindi ko alam kung ano flustered. So anyway, meron bang chance na si Kuya Adam ay magva-vlog in the future? No. No? No. Why? I don't like it. Why? I mean, like, I don't mind being in it, but like, hindi ko gagawin yun. Never? Ever? Never. Ang dali-dali na, naku. You don't want to earn money, like, you're just, telling your stories at ano. No. No? Ayokan yun. Ever? Anong story sa sasabihin ko? That you wake up in the morning. You brush your teeth. Like, let's say, not vlog. What if may lumapit kay mami at sasabihin na, okay ba yung anak mo mag-model? No. No then? Ayoko nga ganun eh. Ano ba yan? Hindi naman kita mapagkakakitaan, anak. So, anong future plans mo? Kasi mag-graduate ka na ngayon, June. I'm just gonna go to college. Figure that stuff out. Figure this out? Yeah. Ano nga? Ano? I'm not telling. Ano? Why not? Huwag niya kung sa camera. Ah, ayaw niya sa camera, okay. Ayaw niya i-share kung ano yung ano niya. So anyway, walang pag-asa talaga. Walang pag-asa. Kahit model lang, nakigagayon, ganun ka lang. No. Ganun na. Nahiya nga ako pag nakikita, nare-recognize ako dahil sa'yo eh. Paano, lalo ako maano, nahiya. Pag nakita nila ako sa ano, like a photo of me. Mm-hmm. Doing like some... Ah! Bakit? Ganun ka na ka lang? Okay, ganun ka lang. I'm not doing that. Bakit kaya? Ano mo na? Kunyari lang nagmo-model ka ng ano? Oh, ganun lang oh. Sige na. Sige. Hindi kita pipili. I can't do that. Ano mo lang. Share mo lang sa kanila na sa July, uuwi tayo ng Pilipinas. For one reason. We're gonna... July 7? Basta hindi natin sabihin. Uuwi kami sa Pilipinas. Aba! Oh my God! Akala ko tunog na to. Go to sleep. Welcome to our channel. There's a solar eclipse tomorrow. How let the people know? I don't know. We're taping here. We're recording here. Stay there. We're gonna finish the vlog na. So ayan, ano ang gagawin natin sa Pilipinas? We're coming to Pilipinas. Tapos magpapatato ako. Ah, why? I want to. Okay. So marami nagtatanong, bakit mo papayagan si Adam magpatato? At the time, July 18 ako. Mm-hmm. And I'm the one gonna be paying for it. I'm the one who's gonna pay for it. Oh. Siya naman magbabayad eh. Hindi naman niya sa akin hihingi. And aside from that, mga ate at kuya, lagi ko itong sinasabi. Ang mga anak ko, pero hindi ko sila pag-aari. Especially, nasa tamang edad na siya, makakapag-decide na siya kung anong tama at mali sa sarili niya. So, andito lang ako bilang magulang, kami ng daddy niya, nai-advise siya kung anong consequence ng mga decision niya. Pero, kung mag-decide siya kung ano man yung mga gusto niyang gawin sa sarili niya,
eh, siya na yun. Like, di ba? Like, yung pagpapatattoo na yan, di ba? It's gonna be like on my back of my ribs. So it's not like anyone's gonna see it. Mm-hmm. And aside from that, nung nagsabi siya sa akin na magpapatato, hindi siya nagsabi para magpaalam. No? Gusto niya magpatato. Pinapaalam niya lang. Yeah, pinapaalam. Iba yung pinapaalam sa magpapaalam. Diba? It's not about being disrespectful kung halimbawa hindi siya nag-a-ask ng permission sa akin. Pero sinasabi niya na sa akin, no? Yeah. So, ayun. It's not like I'm doing drugs or anything. Yeah. Hindi naman, diba? Apat magpapahikaw, ayaw mo? Ako, pinapayagan ko siya magpatato. Pero siya, sabi niya, hindi daw sa akin bagay magtato. Gusto ko rin magpatato. Dito. Hindi yung nagagawin mo. Albert. Hindi, lahat ka palagyan ko rito, Albert. Mahal na mahal kita. Ayaw niyo. Sabi ko, magpapatato ako. So, anyway, dun lang. Mabaiksing kwentuhan lang yan with Kuya Adam. So, mga susunod na mga ano, mag-comment lang kayo ng kung ano yung topic. Kung anong gusto nyong topic na pwede namin pag-usapan ni Daddy or ni Kuya Adam. And once in a while, once in a blue moon. Ano ba? Once? What's the blue moon? Hindi, once in a while, eh, igigest natin si Kuya Adam kapag meron siyang, pag meron akong, kayong naisip na itatopic natin sa ating Mommy and Daddy Talks. Don't forget to like and subscribe. Bye. Hi, Derek. Okay ba? Okay. Okay. Okay, go. The cameras. Camera rolling.